Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Today may pagko-compare tayong dalawang guitar effects, yung UX MG30 and yung Line 6 Pad Go. Medyo similar kasi yung design niyan dalawang yan, and currently naka Pad Go tayo, tapos interesado sana akong bumalik sa MG30. Pero ipagko-compare natin sila ngayon at malalaman ko kung kaya ko bang bumalik ulit sa MG30 or magstay tayo sa Pad Go. Unang-una, maraming salamat kay Sir Tan Unabia. Follow niyo yung banda nila, yung Second Segment. May FB page sila at palabas na rin yata yung mga singles na nire-record nila currently. Maraming salamat sa pagpapahiram niya ng MG30 sa atin para mapag-compare natin tong dalawang amp modeler na to or guitar effects. Bale, magbe-base yung comparison natin sa tatlong bagay na mahalaga sa akin sa mga guitar effects. Hindi na natin kasi sila ipagko-compare yung mga obvious na, yung mas malaki yung pad go, mas madaming foot switch, mas maliit yung MG30, so pedalboard friendly siya. Obvious na yung mga yun eh. Yun lang sarili kong opinion or yung mahalaga sa akin sa mga guitar effects na I hope na makatulong din sa inyo. And also yan namang dalawang yan ay alam na natin kayang patunugin talaga ng maayos at parehas talagang maganda yung guitar effects na yan. May tatlong bagay lang ako hinahanap sa mga guitar effects lagi. Yung unang-una, yung effects quality and versatility. Yung tone and yung effects chain. Tapos yung pangalawa, yung amp models quality. Kung lahat pa ng amp model maganda, lahat ba kayang patunugin na maayos. And pangatlo, yung scenes or snapshots na tinatawag. Scenes sa New X, snapshots sa Line 6. Pero magkaiba ng tawag pero parehas lang yun. Ayun, simulan na natin. Ayun, eto na. Pag-compare na natin silang dalawa. Mas maganda yung PC software, yung interface ng MG30. Pero sa akin di naman masyadong mahalaga yan. Pogi lang itong MG30, yung software niya. Sana i-improve din to ng Line 6. Pero ayun, pag napansin nyo, magkamukha talaga yung interface nila. Mas maganda lang itsura talaga nito. Pero pareha sila ng style eh. Ito yung amp ng Line 6. Ito yung amp ng MG30. May noise gate tong MG30. Pero yung Line 6 meron din naman dito. Sa mismong input settings yung gate niya. So ayun. Tapos may volume pedal dito. Ito rin volume pedal. Wah. Ayan. So parehas talaga. Effects loop. Napansin ko lang, sa versatility, mas lamang yung Line 6 kasi meron siyang mga blocks na pwede mong palitan ng type, kahit anong type ng effects. Ayan, pwedeng modulation, pwedeng delay, pwedeng reverb. Dito sa MG30, meron din naman. Ito, i-hold mo lang to. Yung compressor, pwede mong gawing distortion or overdrive. Pero limited lang. From compressor to overdrive lang. Pa tayo bumalik. Sira yung mouse ko. Ayan. Tapos, yung distortion to modulation. Reverb to delay. Pero dito sa ating pad go, pwede siya kahit anong type ng effects. Ilang blocks yan? 1, 2, 3, 4. Meron kang 4 blocks na pwedeng i-edit na kahit anong type ng effects. So, pwedeng tatlong delay. Dalawang reverb, mga ganon. Or tatlong overdrive, magkakaibang overdrive. Actually, may daya pa nga itong daya eh. No? May natuklasan ako sa YouTube, hanapin nyo na lang sa Padgo. Gaya nitong mga user, user presets natin. Let's say ito. Ayan, no? Naparami ko pa yung yung blocks na pwedeng i-edit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun nga lang nawala yung effects loop. And ano pa ba yun? Yung wah. Pinalitan ko ng ibang blocks para mas versatile ba. Kasi hindi naman din ako nagwawa. Tsaka yung effects loop sa ngayon hindi ko ginagamit dahil limited lang din yung pedals natin ngayon. Pero ayun. Para sa akin mas versatile pa rin tong pad go
Do paras naman sila, pwede mong i-rearrange yung order. Ayan. Ito rin, pwede mong i-rearrange. Ikaw bahala sa gusto mo. Diba? Tapos, andito pa rin tayo sa effects. Stay pa rin tayo sa usapang effects. Yung sound quality naman ng effects. Ito, bigyan ko kayo ng sample comparisons. Pakinggan natin yung mga delay nila. Thank you.
Ito naman, ilang examples ng reverb. Next, ilang examples ng modulation. Thank you.
And lastly, yung ilang examples ng mga overdrive and distortion.
Ayun, kung mapapansin nyo, lamang talaga yung ano, yung line 6 pagdating sa sound quality ng effects. Except sa ano, overdrive and distortion, tingin ko medyo dumidikit naman yung MG30. Maganda kasi, maganda rin yung mga ano niya, distortion and overdrive niya and yung fuzz niya. Ano, medyo realistic yung ano eh, yung Big Muff. Pero ayun. Overall, madami-daming kayang gawin si Line 6. Isa pang kayang gawin ng effects ng Line 6, ito yung pitch shifter niya. Pwede mo siyang gawing ano, pang drop tune. So hindi mo na kailangan mag-manual na tono ng gitara. Ito example, drop tayo sa E flat tuning gamit yung pitch shifter ng Podgo. Sabi ko talagang mas lamang yung Podgo pagdating sa effects. Ngayon naman, next na pag-uusapan natin ay yung snapshots or scenes sa MG30. Unahin natin itong Podgo. Meron naman din siyang snapshots. Ayan. Ganyan to. Punta tayo sa snapshot 2. Pwede natin ibahin yung setting. Let's say may EQ and may reverb. So pagbalik natin sa snapshot 1, ito yung original setting natin. Ayan, so meron naman yung Podgo. Tapos sa MG30 ganun din, may scenes din siya. Ayan, oh. Iba't ibang klaseng scenes. Ang masasabi ko, lamang lang yung MG30 dahil dito sa scene mode ng MG30, pwede mong ibahin yung models ng mga effects or nung amp. Kahit yung amp, pwede mong ibahin. Isang example, yung scene 2, gawin natin siyang dual rectifier. Let's say, ayan. Sa scene 1, naka Fender type ka na amp. Pagdating mo sa scene 2, naka dual rectifier ka. So, para siyang preset slash scenes, di ba? Pinaghalo yung strength ng preset and yung scenes or snapshots. So, malaking bagay yan. Very useful yan sa tugtugan. Dahil dyan, nakukompensate din niya yung, ano, yung weakness na sinabi ko kanina, yung kagaya na to. Kung gusto mo dalawang delay, pwede mong hindi nagawin dito sa MG30 yun. Ang gawin mo na lang, yung isang type ng delay na gusto mo, ilagay mo sa scene 2. Let's say dito, naka-digital ka. Tapos sa scene 2, pwede mo siyang gawing analog delay, di ba? So, ayun. Para sa akin, lamang naman yung MG30 pagdating sa snapshots. Doon may isa lang ako masasabi sa MG30 na hindi ko nagustuhan pagdating sa scenes. Yung pagpalit mo ng scenes ay ascending order lang siya pag gamit mo yung foot switches. So, ma-assign mo lang siya sa control switch or dun sa external foot switch. From scene 1, pwede ka lang lumipat to scene 2, scene 3. Then scene 3 pala. Kasi yun, balik sa scene 1. Unlike sa line 6, pag gamit mo yung mismong foot switch ng effects, from scene 1, pwede kang lumipat to scene 4. Pwede kang bumalik sa scene 2. Then, scene 3, ganun. Ikaw bahala kung anong inassign mo dun sa mga foot switches. So, ayun. Pero, dahil dun sa pro scenes niya, binigyan ko ng plus naman yung MG30. Tapos, pangatlo natin pag-uusapan, yung amp modeling.
Ito, pakinggan na natin yung comparison nila. Bigyan ko kayo ng ilang examples lang.
Ayan, kung mapapansin nyo, medyo mas manipis talaga yung tone ng mga clean amps sa MG30. Matalas, bright, brittle, and ayun, kailangan mong gamitan talaga ng EQ para mapatunog mo ng maayos. And also, parang pili lang talaga yung mga nagustuhan kong amp sa MG30. Sa clean, actually, sa totoo lang, yung Vibro King lang yung nagustuhan ko. Ito lang talaga. Pero sa high gain naman, halos lahat naman medyo kaya kong patunogin ng maayos. Lalo na yung mga Marshall. Yun naman yung lamang niya, yung Marshall. Kasi para sa akin, kahinaan naman to ng Line 6. Yung mga Marshall type amp models ng Podgo, hindi ko magustuhan talaga eh. Maski dun sa HX Stamp ko dati. Eh, sa bagay, parehas lang naman sila ng laman. Pero, ayun. Sa MG30, ang ganda ng mga Marshall eh. Pero, pagdating kasi sa Podgo, hindi naman kasi siya yung pangit na hindi mo na magagamit. Kaya mo pa rin timplahin yung Marshall niya ng maganda. Usable pa rin naman, though mas maganda lang para sa akin yung tunog ng mga Marshall models ng MG30. Tsaka, sa Line 6 kasi, kahit ano talagang piliin ko dito na natitimpla ko na maayos eh. Lahat talaga, lalo na yung mga clean, dahil hindi naman ako high gain player. Yung mga clean amps niya, iba-iba ng characteristic pero ang gaganda talaga nung tone na nagagawa ko pag nag-explore ako sa Podgo. So, para sa akin lamang yung Podgo dito pagdating sa amp modeling. Ayun mga guy, tapos na yung ating comparison. Gaya ng dati, yun ang conclusion natin. Maganda talaga yung MG30 para sa price niya, para sa value. And like ko naman sinasabi yan pagdating sa murang effects or amp modeler. Isa sa best talaga yung MG30 dahil para sa price niya, naipag-iwanan na niya yung mga kasame price niya na effects eh. Ayun, kung ang tanong lang, worth it pa gumastos ng mas malaki para sa Podgo? Para sa akin, worth it pa rin naman. Matutuwa ka naman sa magiging experience ko sa Podgo. Kasama rin kasi dyan yung sariling preference ko. Maaaring sa iba, hindi ganun yung experience nila sa Podgo. Pero para sa akin kasi, marami rin siyang advantages and strength na worth it gastosan ko. Pero ayun, para sa akin lang yung sarili kong opinion. I hope na makatulong din sa inyo. Pero sa huli, pareha silang maganda. Depende na lang yan sa ating pag-tweak and sa ating play. Maraming salamat sa panonood ng video na to. I hope na nakatulong sa mga interesado sa MG30 and sa Podgo. Maraming salamat. Like, share, subscribe. Pang-ibang videos ng Biyahe ni Boot. Maraming salamat mga guys. See you. Bye guys.